Good evening, guys. Tingnan niyo naman ang paligid. Napakadilim. Umuulan. Parang babagyo yata. O bumagyo na. Kasi tingnan niyo naman itong aking lamesa. Nabaligtad na yung mantel. May sanga. At syempre, naulan na ng aking paboritong tinatanim na sibuyas. Bakit ko paborito ito? Dahil, 30 lang ng 30, tapos tutubo-tubo siya. Tapos buhusan mo lang siya ng tubig. Siguro makakaano kayo nito. Pag halimbawa, nasagad niyo nandito, aano pa rin siya, tutubo pa rin siya. So anyway, tama na yung kwento. Tayo ay gagawa ng dinner. Ayan, guys, ang ating weather. At stay tuned dahil tayo ay palaging mag... Ibabalik na natin ang ating pag-vlog-vlog kasi sinisipag ako ng vlog. Anyway. So, ayan, guys, bago mabulok ang aking cucumber kasi makakalimutin ako, gagawa muna tayo ngayon ng cucumber salad. Usually, binababad ko muna to sa asin, yung whole na ano na buong pipino. So, tinabad na ako mano-mano na lang. So, nilamas ko na lang siya ng asin at binalawan ko na lang ng maraming beses. Kasi para yung medyo, yung mga bata kasi sabi nila mapait pagka hindi na ano, nalamas ng asin. So, ayan, nilagyan ko na siya ng sesame oil na maanghang. At sesame seed. At syempre, gagawa rin ako ng kamatis. Same ano rin siya, mixture. Yan. At nihiwa-hiwa tayo ng mga small bites lang. Kasi paborito to lang anak ko. Paborito namin to kahit anong gulay naman eh na pwede nyo gamitin side dish. Especially, ang pinaka-paborito namin is mga Korean side dish talaga. Itong kamatis na to na ano to eh, natikman ko to sa Japan. Pero yung cucumber, ano na yan, natikman ko yan sa Korea. So, ito, mas lalong siyang sumasarap yung kamatis. Kasi, kamatis alone na lang talaga. Yung kamatis lang mismo, plain kamatis, masarap na, di ba? What more kung sinisison mo pa siya? So, yan. Season lang natin siya ng sesame oil at asin. You know, maanghang kunin yung sesame oil. Pero, ayaw yung maanghang. So, yung regular na sesame oil lang. And then, lagyan mo lang siya ng asin or sesame seed. Kung wala naman sesame seed, okay lang din na sesame oil lang. Minsan nga olive oil lang pwede na eh. Basta may anuhan lang, konting, may enhance lang yung kamatis. So, syempre, sasandukan ko na yung nag-order. Nag-request kasi siya ng air fried chicken. Ayan. May nakasalang ako habang ako'y naghihiwa-hiwa. Kanina pa umaga, nagsasalang na ako ng air fried chicken. So, ayan, lalagyan natin siya dyan sa kanyang plato ng... Ewan ko pa, nilagyan ko ba? Basta, isa kanya lang yung whole bowl ng cucumber na yon. At yung isa, gusto ng fire noodles. Ang daming mga request dito, guys, sa bahay na to. Iba-iba talaga ang pagkain namin. Yung iba-iba ang type. So, ayan, yung bulldog na super anghang. Nilagyan ko pa rin talaga siya ng sesame oil na maanghang kasi para mas lalong sumarap. Masarap daw ang bulldog na yan eh, pero super anghang lang kasi. Mahilig ako sa maanghang pero yung pag umaapoy na sa lalamunan ko, no, I don't want anymore. So, ayan, halo-haloin lang natin. Easy lang siya kasi ano na siya eh, parang instant ramen na siya. Kumbaga sa atin eh, pancit canto na. Pero ito ay super anghang talaga. Diba may maanghang tayong pancit canto na nabibili? Grabe, mas maanghang to. At saka iba yung lasa niya. Okay lang ako sa pancit canto na hindi ito. Pero yung anak ko, paborito talaga niya to. At syempre, habang na, ang nanay niyo ipagod na, nauhaw na, gagawa muna ako ng lemon water. Paborito ko talaga ang lemon water, guys. Kahit naman regular water lang naiinom ko eh. Pero minsan gusto ko ng pagkamaasim. Ewan ko, mahilig ako sa maasim. Dahil siguro maasim yung kilikili ko. Kaya, ewan ko ba? Mahilig ako sa maasim. Mangga, sampayok, sinigang. Tapos lagay mo pa sa tubig. Maasim. Nangangasim tuloy ako. So, ayan, di ba baligtad? Ganyan ako mag-vlog, guys. Kakaiba. So, yung isa naman, yung pinaka-boss namin, ang niluto ko naman sa kanya is pork air-fried. Marami na kasing nakamarinate dyan na karne kasi para, kagandahan sa air-fryer kasi na mayroon kang air-fryer is
Sige, marinate ka lang ng marinate ng mga karne dyan kung anong gusto mo. Kasi madali na lang siyang isa lang sa air fryer. Lalo kapag ilang days na siyang nakababad, mas lalong maganda i-air fried. So, yan. Naglagay din ako ng kamote. So, habang nagtutongit ako, diba, ang daming istorbo. Natalo pa ako dyan. Wisset. Merik ako sa game na yan. Yan ang kinakaadikan ko kapag wala akong niluluto or ginagawa. Hindi ako nag-bike ngayon kasi umuulan. So, babalat tanong, hihiwa-hiwain ko lang tong sweet potato ni Bossing. Kamote pa, kamote natin yan eh. Masarap yan. Naka-jackpot ako dun sa Walmart. Nakakita ako ng kamote. So, yan. Habang iniinit ko yung pagkain ni Bossing, tutuloy ko lahat ng mga natitira pang karne na na-marinate ko na. I think it's 3 days na itong naka-marinate. So, kailangan i-consume na namin. So, ayan, diba? Oh, diba tapos na to? Pero nandito pa siya. Pero okay lang. Kasi, masyarap ang mga luto sa air fryer. Mas gusto ko talaga siyang in-air fryer kaysa sa piniprito sa kawali. Kasi, nasisira yung balat kapag piniprito ko siya sa kawali, sa stove. Tapos yung yung marami pang oil na gagamitin sa air fryer. Parang napakasarap na yung resulta niya. Wala pa siyang oil. Yung oil na lang niya sarili. Yung sariling oil niya. Ulit-ulit, diba? O, ayan, diba? Next na manok namin. Hindi ko siya talaga mahiwa kasi wala akong malaking itak. Iwan ko yung nakakalimutan kung bumili nun. Kaya ganyan, galak-kalaki siya na air fryer. Tapos, one by one ko pa siyang niluluto. So, anyway. Ganun talaga, malaki kasi sobra ang mga alaan dito, chicken thigh. So, dapat tinutusok-tusok natin kasi para ma-absorb lalo ang sauce. Ito na, next na nating isasalang itong isang legs. Tapos, yun na, wala na ako iluluto pa. Depende na lang kung magutom na naman sila. So, ayan guys. So, last. Yan ang pinaka-last. Parang useless naman itong prutas na ito. Wala naman siyang sarap. Pero yun ang may pula-pula na doon na konti. May pula-pula. Hindi ko abot. So, ayan. Pero may mushroom doon. Tingnan nyo. Ayan o. So, yung last week, mayroong may mushroom. So, pinutol ko ng kutsilyo. Inilagay ko siya dito. Somewhere there. Hindi naman siya nabuhay. Syunga-syunga lang. Kala ko mabubuhay siya eh. Ano tong isa? Itong isa na to. Ano to? Cabbage. Grobe. Cabbage. Para na rin siyang fertilizer. Kung hindi siya mabuhay, so fertilizer na lang siya. Pero ito, the best talaga. Ito, tumutubo talaga to eh. Yan. Ang ginaw-ginaw, guys. Tapos yung isa dito, hindi ko alam kung anong pangalan ng puno na yan. Napaka-red niya. Ayan, ayun sa may poste. Super red yung mga fruits. Ayan, no? Tumutubo siya pag malapit ng mag-winter. Kaya tuwing tuwing yelado dito, buhay na buhay pa rin siya. Ayan o. Ngayon pa lang siya. Ngayon siya nabubuhay. Pero pag summer, hindi mo siya makikita. Pag pa-winter, doon mo siya mararamdaman, makikita. Anyway guys, thank you for watching my walang kakwenta-kwentang vlog. Keep sharing and comment and hit like button and please subscribe na rin kayo, ha? Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.